medyo alienated ako sa mga contemporary kong end time message believers dahil dito, because sa kanila hindi na importante ito eh. Parang man-made teaching ang tingin nila. This is biblical. This is a continuation of the end time message for me. Nandito yung attitude. The word, bakit ang pinili Tagalog word kung? Well, it just came to me, pero gusto ko po siya gawin English eh. Nag-contract English ang pinagamit ko eh. Pero binalik ko sa Tagalog kasi it's not a pure Tagalog word. Akala niyo Tagalog na yung kung, no? It came from the Middle East. Yung saltang kung, kaya natin tayo may saltang ganyan. Dahil na-under tayo ng mga Muslim dati. Wala pa yung mga Spaniards, natuto na tayo ng lingwahe. Lingwahe na yan, galing sa mga Muslim, sa mga Arabic. At, nung dumating siyempre yung mga Kastila, siyempre, nandiyan na yung lingwahe natin. This hukong comes from the word give. At sa Bible, or kahit Hebrew, this is also a Hebrew word. Arabic, Hebrew word. No? Hebrew, Aramaic, Arabic, magkakapatid lang yan. Parang shalom, salaam, sailor. So, king means, hindi lang to judge. This is the statutes of God. And you know, nung nagraradyo ako na sa Messianics. He don't name cooking. He don't name yan eh. Kinikwento niya, syempre, yung basis nila dito. Natutuwa ko, ganda na pala ng word na to. Hindi to Tagalog talaga. So yan, tinuloy ko na. I use the word cooking na kahit mag-imprint ako ng literature pupunta, padala kahit sa abroad. Yung cooking ministry had something to do with decision, making a decision. If you're a judge, you decide right and wrong. Amen? And every person on earth decides right and wrong. Even your baby, even your child. Your child may be innocent, but he can still make a decision. It may not necessarily be a right decision, but he still made a decision. Every person on earth makes a decision. Pagtanggap natin sa ating Panginoon is a decision-making process. Amen? So, did you know, hindi lang pagtanggap na verbatim na kay Kristo tapos na. Bawat lahat natin sa buhay Kristiyano, marami tayong decision na makakaharap. Ang battle na yan, hindi, walang katapusan yan. Kaya kailangan natin ng training. Tagawin hukong training, hukong ministry is a training to make the right decisions. So I made a 5 category for that. Doctrine. Berea. Wala kong track na nag-outline si Lima ito kayo susulat na lang. LCM. I presume you're already all familiar with this, right? Sino familiar sa LCM? Say amen. Sino nakakalang meaning ng LCM? Wala. Love, courtship, marriage. Siguro yung mga Protestant lang na magamit yan kaya hindi kayo familiar. Kaso, yung nasa Pakwa ko lang, hindi ko pinag-usapan yan eh. Kaya alam na alam ko. Tapos ito, dagdag kong term, no? Patriarchal training. Assistance, confrontation, or what? And lastly, what I call progressive ministry. So we have a track here about progressive ministry. Later on, tatalakay natin, gagamitin natin ito para mabilis. Let's give a background. Doctrine is... Kangawit pala. Do you need decision making sa doctrine? Yes. Do you... Why? A judge has skills how he can get the truth to sa mga affidavit. Ganun din tayo na nagsasaliksik sa katotohanan. Let's open up in Hebrews
chapter 5, verse 12. Pakibasa. Hebrews chapter 5, verse 12. Hebrews 5, verse 12. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which will be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong milk. Okay, verse 13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Meron tayong tinatawag na skill sa Word of God. So, in order to show right and wrong, you need skill. I'll give you an example. May nakasharing ako Mormons. Nag-share sa akin, pwede ka magpabautis mo para maligtas yung kamag-anak mo. Woo! So, ano yun sa Bible? 1 Corinthians 5:29 yata yun. Hey, oo nga. Baptize for the dead. So, hindi ko alam. Parang tama siya. Eh, sa Perea, kailangan kumuha tayo sa ibang opinion. Pero, Bible ang absolute natin. Pero hindi na nakita, pwede na tayo magpatulong sa iba. Nagtanong ko sa akin, Pastor, pinakita niya yung context. Ako na, Goyo, walang tingnan mo. Dito sa Corinthians 15, pinag-uusapan, kung hindi pa nabuhay yung mga, kung hindi nabuhay si Kristo mula sa patay, nagpabautis mo tayo para sa isang patay. Out of context yung gamit niya ng verse. Skill. You need skill. It's a word. But that is an entirely different matter dito sa Berea. This doctrine, you may have skill, pero let's not get salvation. Salvation, may kinalaman yan sa attitude. So you may have some skill. You may have some knowledge, pero you may not yet be saved. Why? Ito ang may kinalaman sa salvation. At isusunod ko na rito para magka-idea kayo. If this may kinalaman sa ating how we get the truth from the Bible, this may kinalaman to sa message. Ito may kinalaman sa individual. Individual salvation, individual attitude. Ito may kinalaman sa couple. Kunwari, may asawa ka na. Bakit? Ano kinalaman mo kung dyan? Naku, napakalaki. Ewan ko sa inyo kung naranasan niyo ng kaaway asawa niyo. Sino yung nakaranasan ng kaaway mag-asawa? Say amen. Kunti lang ha. Happy couple. Okay. Ang issue dito sa kung ng LCM is merong training sa mag-asawa para sila mag-mature na hindi sila sila nag-away, nagtutulungan pa sila. At alam niyo, ngayon sasabihin ko, may kinalaman din sa pagkabiraya niya. Lahat yan konektado pa akin. Okay? So, that's how we get connected to Christ. Itong PTA, may kinalaman yan sa family. Sino nagkaroon na ng problem sa anak, sa family, yung ugali ng anak? Say amen. Amen. Okay. So, may revelation ng Diyos sa huling araw. Ano yung dapat mong gawin para hindi ka mag-problema dyan? Kasi may solution din ng Bible dyan. Although, sa mata ng iba, napaka-radical. Kasi nung tinuro ko ito, parang hindi matanggap ng ibang mga pastors. Okay? Pero later, i-ano natin yan sa time allows. Ito naman, progressive ministry, may kinalaman sa church. I believe each one of us nandun sa church. Sino yung nakakapansin na merong immaturity sa ating church? Say amen. Wala. Ako, pansin na pansin din. So, may personal dealing nga ako sa Diyos dyan. Parang dealing ko pamitain. Nung pinapakita ng Diyos sa akin yan, siyempre, nakakapaminaan. Na, ay, akala ko na pag marami kami, masaya, okay na. O, meron pa palang kulang, meron pa palang kailangan.
pinakamalaking kulang yung Word of God. Yung personal na pag-ibig niya. Konektado yan lahat. Okay? So, let's go back dito sa Berea. Bakit ko sinabi may kinalaman to sa kaligtasan? Let's read the verse na may kinalaman sa kaligtasan. Acts 2:38. Pakibukas yung Bible. Ano yung tatlong binanggit doon na gagawin natin para maligtas? Repent. Number two. Baptize in Jesus' name. O, pangatlo? Receive the gift of the Lord. Receive the gift of the Lord. Repent. Baptize in Jesus' name. Then, receive. Alam niyo ba si Judas nag-repent? Nabasa niyo ba yan?
So, ang nirepenting Judas, itong nasa taas. Ay, mali ang nagawa. Hindi ko magpili. Bakit niya pinilig ang pera? Hindi pera ang habon niya. Ibang habon niya. Ang habon niya, maghihari si Kristo. Pero, nag-backfire yung plano niya. So, ngayon, akala niya, nakapahamak siya ng tao. Ano yung pinakamalaking kasalanan niya? The blasphemy of the Holy Ghost. Hindi siya nagpatuloy. Kasi, blasphemy of the Holy Ghost, hindi ka pera yan. Wala kang pasensya, wala kang tiyaga. Hindi mo matake yung nagawa mo. Hindi mo mapatawad niya. Kasi hindi nga niya mapatawad siya rin. Nakapatay siya. Ay, pero siya. Hindi, he didn't know. Kung hindi siya nagpakamatay, makikita niya mabubuhay ulit si Kristo, then magtataka siya at maintindihan niya scriptures. Hindi lang naman siya ang binakakaintindi sa scriptures. Kaya ito yung kasamahan niya mga apostolis. Anong tawag niya ni Kristo kay Pedro? Nung ayaw niya ni Pedro mamatay si Kristo. Nung sabi ni Pedro, malayo ka mga pangyari sa Panginoon, over my dead body. Ano sagot ni kay Pedro? Satan, get thee behind me, Satan. Hindi. Walang nakakaangat kay sa Judas. Pare-pareho sila. Kung hindi siya nagpakamatay, he could have seen, mabubuhay si Kristo. Pag humingi pa siya ng tawad, matatawarin siya. Matatawarin siya. So, hindi niya na hindi niya ang nakikita ng tao itong sins. Itong kailangan natin makita. Itong mahalaga. You know what? Ito yung ugat. Ito yung bunga. May drawing si Bart Jackson sa contender niya. May minsan dalawang literature ni Bart Jackson. Ito yung ugat. Ito yung bunga. Merong tumatagpas ng axe dito. Narin, si Mungalik, Nanakaw, Pagaero, Lasingo. May tumatagpas dyan. Namumunga ulit. Wala tumutubo ang branch, wala katapusan. Pero ang nasa ilalim, yung unbelief. Hindi mawala-wala. Tagpas ka ng tagpas, tagpas ka ng tagpas, kahit patot na yan hanggang second coming, fascia malinis, yung loob. Pag hindi yun nawala. Pero ito, pag ito ang natagpas niya yung lahat, ang lahat. Ngayon, kung magkamali ka man, papaluin ka ng Diyos. Okay? Sasagutin ka ng Diyos. Ibig sabihin, kanya ka na, kahit nagkamali ka. Kahit nagkamali ka, may gagawin ng paraan ng Diyos kasi may papakita ko, when you become Berean, yun yung genuine relationship with Jesus Christ. Papakita ko sa inyo, alam ko Berean. Okay? Let's open Acts 17. Alam niyo siguro yung story ng taga-Berean. Sa verse 1 to 10, nag-preach sila sa Thessalonica, may tumanggap, nalaman ng Hudyo, pinalayas, hinanting sila, tinalang, tumaka sila. Nung pumunta sila sa Berea, verse 11 na yan, nag-preach si Paul diyan. Anong sabi nun? Tignan niyo sa verse 11, these were much honorable, much better, much honorable than those in Thessalonica, in that they searched the scriptures day and night whether those things were so. And many of them believe after they have the path of God's name of tonight. Bakit mas maputi ka sa Thessalonica? Thessalonica man, principal, tanggap agad eh. Ito, hindi tumanggap agad, pero hindi sila nagsara. Yung mabilis tumanggap, yan din ang mabilis magsara. Kala niya, parang nahuti ko mo lang natin yan. Yung damdamin niya, naging kamarader mo lang. Pero yung hindi basta-basta tumatanggap, dahil gusto niya patunayan. Parang chine-check niya yung certificate, chine-check niya yung ano mo, pwede ahin siya mo, chine-check mo yan. Yan yung gusto ng Diyos na maging metiguloso tayo sa kanyang salita. Gusto ng Diyos magtanong tayo, kung nari may nagtuturo. O, tanggap natin, patutuhin, kapuloy niya. Pero as a defender of the faith, you have to get your evidence. Hindi pwede habang buhay, baby ka, sabi ko sa Hebrews 5:12, wala, gatas ka ng gatas, ano yung gatas? Encouragement message. Yung meat, para sa may gustong gulang. Ibig sabihin, hindi ka pwede habang buhay, baka. Kailangan makakain na kayo ng karne. Oh, level up. Yeah. Level up your passion for Jesus. So, you have to level up your passion for Jesus. You have to grow in revelation. And before you grow, you have to be
become berent. You have to repent from ignorance. Ito tayo sa Acts 2. Atras natin ang nasa. Tingnan natin verse 37. Sabi sa verse 37, men and brethren, what shall we do? Makita niya? Ang tinatanong nila, anong gagawin nila? Bakit? Ano sinabi sa kanila ni Peter? Basahin niyo 36. Akyat natin. Verse 36. Let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus both Lord and Christ. But that God hath made that same Jesus which whom ye crucified both Lord and Christ. Kung pumunta sila ng Jerusalem for the Passover, na-coax sila ng mga Pharisees na impostor yan na Messiah. Ipakot siya sa cross. O na-coax na sila. O ipakot siya sa cross. So, wala silang kaalam-alam na naipakot sa cross. Sila ba ay maraming kasalanan sa laban? Basahin natin verse 5. Basahin verse 5. Acts 2 verse 5. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men of every nation under heaven. When you say devout, magnanakaw ba sila? No. Ang mamamatay na ako? Hindi pa siguro kayo nakakita na nangayon yung mga rabbi o Orthodox Jew. Alam mo, matitipa siguro sa atin sila sa ingat sa pamumuhay nila. Okay? Hindi makabasa ang ingat. So, yung nababasa natin sa Acts 2:38 na repent, walang-wala kinalaman sa gawa ng laman. Kasi itong kausap ni Peter, wala itong gawa ng laman. Kasalanan nila, ignorante sila. Sabi ni Peter, let all the house of Israel know. You should know. You should know, verse 36. You should know, all caps. You should know. Pag hindi mo inalam, hindi ka nagtanong. Ano ka? Ignorant. Then, na-pray ang heart nila, 37, 38. Anong, 37, anong gagawin namin? 38, magsisi kayo. So, nagsisi kayo na hindi nyo alam. So, pag nagsisi ka na hindi mo alam, anong gagawin mo? Mag-aaral. Mag-aaral! Can I say amen? May gagawin ka. There is action. Philippians for Philippians 2 verse 1. Work out your own salvation. Fear and trembling. May gagawin ka. Hindi yung mukhang bibigla. Kasi ako, tumakot na ako. Tapos na ako na. No. May gagawin ka. Maraming talaga sa video may gagawin ka. At isa ito sa gagawin. Kasi baka akala natin, kapo, marami kayo ba? Magaganda yun eh. Pero unang-unang gusto ng Diyos ay may kinalaman sa kanya sa kita. When you have a relationship with Jesus Christ, you become berent. Because that is how you receive revelation. I thought this God can speak to you through supernatural means. Pero supernatural means comes second to His life, to His word. Amen. The natural means he has given us para fail-safe, no? Secure. Maging bereyan sa kanyang salita. Hindi naman taga-bereyan. And since we are in Acts 17, let's open up in Acts 17. I'm gonna show something else. If you read further, si Paul pumunta sa Mars Hill. Tapos dun sa Mars Hill, sabi niya, may nakikita ako na yung Diyos ko yung may nakalagay na isang inscription dito to the unknown God. Actually, that's where we get the word logos, no? John 1:1. Because if the Greeks don't know, cannot explain anything, they'll just say logos. They apply the word logos as the reason for creation, for reason for everything. There must be a reason, but they do not just explain. So sabi ni Paul, the God ignorantly worship Him, I declare. So, ignorantly worship. No? Anong worship? Verse 20.
gentlemen. Markahan niyo. Kasi, yung sa same chapter, babanggitin ulit yan. Sa King James. No? Let's read 29:30. So, sa Mars Hill, sabi ni Paul, "Him ye ignorantly worship, him I declare unto you." Paano sila magsisisi sa kasalanan? Magiging berean sila. Magiging, magsisimula na sila mag-aaral. Okay, verse 29:30. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. If God commands you to repent, is it repent from sins? No offense sa ibang bagong versions ng Bible. Binago ng ibang Bible versions ng Bible yung nakasulat yun eh. Sa mga Tagalog, kung magbabasa nyo, magsisi kayo sa inyo, masasamang gawa. Although masasamang gawa, magiging God, pero kung isipin ng tao masagawa, criminal, magnanakaw, ganyan. Pero, original na sa King James. Ano yung pagsisisihan? Ignorance. Hindi yan necessarily masasamang gawa. Sa ulaman ng tao, ha? Sa mata ng Diyos, masamang gawa kayong ignorance, pero sinasadya kayong ignorance. Pero, pag binasa ng ordinary tao, pwede ka walang ginagawang masama, pero ignorant ka. I'll give you an example of, wala kang ginagawang masama, pero ignorant ka. Romans 10, 1 and 2. Romans 10, 1 and 2. Pakibasa. Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ng Israel, sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap ng maging kalugod-lugod sa Diyos, mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila sumusunod sa pamamaraan itinakda ng Diyos. Okay. Alam mo, mangyari sa atin, ito ang sakap. Ito ang may Ten Commandments, physically, psychologically, and spiritually. Meron na tinatawag na idolatry, pero wala rin luto. Ang physical idolatry, siyempre, luto, diba? Ang psychological idolatry, mas mahalaga yung kotse mo, yung asawa mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo. Ang spiritual idolatry, nasa church ka, aktibo ka, pero hindi ka mera yan. So, tingnan mo yung video. Gusto nila maging kalugod-lugod sa Diyos, pero katulad ng binigay ko rito, tingnan niyo itong papel na ito. You can stop anywhere. Be contented with what you know. You get the picture? You could be contented with your denomination, you could be contented with your group, you could be contented with what you're doing. You stop becoming Berean, you stop walking in the light, you stop proving all things, you become judgmental. Or if you're not judgmental, you've closed your mind. You don't want to receive correction, you don't want to hear anything that hurts you. Okay? So, on the road to perfection, for the rest of your life, you have to go through this. Huh? May kila? Sige. If you're not ignorant, but you continue doing things. Ganito yun. If you're not ignorant, we're talking of the revelation of God. Committing sin is very painful. It's not enjoyable. Committing sin is not enjoyable. You are hurting yourself. You're hurting yourself. You'll feel, ano, patulad ng naramdaman ni Judas. Of course, if you love God, you're Berean, no? Eventually, you know. Hindi ka pa pinapalo ng Diyos, nasasaktan ka na eh. Pag dumating pa yung palo, sobrang kalay yan. Okay? Hebrews 12, God loves His children.
We know a little truth, but we refuse to learn more kasi masakit yung iba eh. Nasasaktan tayo, nakukurek tayo eh. Ang iba pa dyan, meron na itinatawag na loyalties. Kunwari yung umbrella organization. Ay, kailangan dito lang manggaling yung ano namin, materials. Ay, kailangan dito lang pakinggan namin. Ang original believer, walang denomination. They're just free fellowship sa bahay-bahay. At palok may heresy. Tuloy, laban, hindi yung mamarkahan lang siya sa naisip. Prove lahat. Prove lahat. Ngayon, later, punta tayo dyan. Dito tayo sa attitude. Sa Romans 10, 1 and 2, they have a zeal for God, but not according to knowledge. So, dito sa Acts 17:30, repent from ignorance. Ano yung dapat gawin ng believer pag repent from ignorance? I'm offering a class here, an important class. Kasi we cannot, this is like, this message here could be like an evangelistic message. Pero this needs a class. Kasi hindi lang isang salita kung ano lang tayo. Doon sa amin, sa Bogio, and I offer to others also, yung hukong class na ginagawa ko is, alam mo yung tao, marami siyang kahinaan. Alam mo, sa attitude, mas marami pa. Kung marami kasalanan, bukod pa sa kasalanan, sa attitude ng tao, napakarami yan. So, kailangan nyo ng class para unti-unti maituwi ng ugali. May mga ugaling bata eh. Malaki ka na, ugaling bata ka eh. Hindi mo maiwasan yan. Pero kaya ka tayo binigyan ng Diyos ng ganitong kaklaseng ministry. Merong class dito na kung saan. Ano ba yung mali ko? Dito papasok yung malalim na word ng counseling, pero hindi ito basta counseling. Paghukong counseling, meron talagang review, meron correction, may instruction ang gagawin mo. Bigyan ko yung halimbawa. Paano matutupad ito? John chapter 20, verse 22, 23. Pakibasa. Paano matutupad itong verse? Hindi pa natin siguro na-realize paano ito na-apply na tama. John chapter 20, verse 23. John 20:23 says, whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are returned. Whosoever sins ye remit, they are remitted them. Whosoever sins ye retain, they are retained. Ang paliwanag ng iba dyan, nagkasala sila, patawarin kami ng Diyos. Hindi ang pinagod na darata. Walang atraso sa iyong tao. Yung kasalanan ng tao sa Diyos yun, hindi sa'yo. Pero, binigyan ka ng kapangyarihan na mapapatawag ng kasalanan ng tao. Yung turo ni Brother Jackson, yung sumunod kay Brother Jackson, magaling niya, in-apply niya sa Acts 2:38, wala kasing magbabangkay sa'yo. Kasi, kaya ko mag-repent mag-isa, pero hindi mo, kailangan ng tao magbabangkay sa'yo. So, doon ka na patawag, kasi sabi ni Peter, i-baptize ng name of Jesus Christ for the remission of sins. Agree ako dyan, tama yan. Pero hindi titigil dyan. Kasi ganito, receiving the Holy Ghost, receive the Holy Ghost, di ba? Sabi ko sa Matthew 28:19, teaching them to observe all things whatsoever things I have commanded you. Ibig sabihin, merong lifestyle. Merong instruction at hindi to overnight. Hindi to overnight. Kaya nga sa inyo may class eh. Hindi to overnight na hindi ka, hindi sa pagpulpito lang. Okay? So, dito papasok ang John 20:23, hindi lang baptism, kundi instruction. Hindi ka naman parang pare na nagbigay ng Roman Church, kung nagbigay ng pray ka ng sa pumama namin patawad ka na sa isa lang. Hindi ganun. Kung hindi, tuturuan mo siya, ano yung dapat mong gawin? How you approach God, how you pray to God, how you make oblation to God, no? Oo, fasting, prayer, etc. How you make peace with your brother, etc. The right way. Diyan ka, mapapatawad. Para ikaw yung instrumento ng Diyos na patawad ang kasalanan niya. Diyan matutupad ang John 20:23. Kaya nga, may hukong class, may hukong ministry. Hindi ito isang message lang ito. When I'm talking about this, I'm talking about this as a bird's eye view. Pero, if you want this, you have to have a class. Okay? You have to have a class. So, this is personal attitude.
Lord ng buhay mo. Alam mo ba, pag wala tayo nitong engrossment sa deeper revelation, nanonood tayo ng telenovela. Amen ba kayo? Ang engrossment nyo nasa pelikula, ang engrossment nyo nasa negosyo, kahit na umatid kayo ng church, kung pwedeng engross kayo, nasa fee, dead rituals, ang engrossment nyo. Para ang engrossment nyo buhay, batong buhay, nasa salita, nasa pahayag. Then, ano man ang iyong dagdag na gawin, okay na. Kasi, makiklench yan pag papalain nyo siya. Kahit na magkaroon ka ng konting engrossment sa science, sa business, sa okay lang yan. Para unang-una ang Diyos, unang-una ang pahayag niya. Diyan ka hindi magkakasala ng idolatry. Spiritual idolatry. Kasi kailangan, the thing that really makes our heart tick, no? Yung kanyang pahayag. When you say, I love Jesus Christ, it's just emotional na calling on Jesus Christ. Kaya na mga madre yan. Oh, nagpapakagutom sila para lang maging bride ni Jesus Christ. O anong sacrifice yung tinuturo sila, gagawin nila. How do we show our love for Jesus Christ? He gave us His word. He gave us His love letter. We have to understand that. We have to know that. Yung engrossment natin, higit pa sa telenovela, yung excitement natin doon sa revelation ng Lord God, higit pa. Kaya it takes training, hindi lang sasabihin ito eh. Marami kasi hiwaga na hindi kaya nituro. At dito sa attitude, hindi ito overnight. Iba itong attitude session na ito doon sa end time message na preaching. So, dito ka talaga konektado kay Jesus Christ through His Word. Hindi bukang bibig lang, hindi emotional. You know, you can feel your filled by the Spirit. You're so emotional, pero wala kang Word na. The Word becomes alive. Amen. The Word becomes alive because you share. Oh. Yung iba pwedeng walang Word, kaya sabi ni Paul Manso, pero pwedeng may gift ka, may supernatural gift ka, nakakapagpagaling ka, nakakikita ka ng visions. Pero, ang gusto ng Panginoon, meron ka sa Word. Kasi, no offense sa iba, pwede kang ma-deceive ng supernatural gift. It's a genuine gift, but you're deceived. You're deceiving yourself, you're deceiving others. You can deceive. Si Barbara, kaya po siya kinilala ng propeta, hindi dahil sa supernatural gift na ginagawa ng iba. Kaya siya, kasi infallible yun. Totoo yun, pero yung Word, yan ang ina-emphasize ni Barbara. Kaya ka genuine ang propeta, hindi dahil nakakapagaling ka ng may sakit, nakakita ka ng sikreto ng tao. Word of knowledge. Okay. So, sabi nga sa Corinthians, nakakapag-buff up yun. Hindi buff up yung Corinthians 13, the love. Okay, let's move on. Dito sa LCM. Kuwarto yung question answer, no? Ano ba yung nasunod ng LCM sa buong ministry? I'm gonna show you something. Please open up in 1 Corinthians chapter 7, verse 5. And I'm gonna use this, what I call a couple devotional time. Hindi lang yan. Counseling and training. 1 Corinthians chapter 7, verse 5. The fraud yield ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may be, give yourself to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your inconsistency. Pangalan natin, pamilya lang may divorce ng time, ito lang mag-isa. Kahit kayo mag-asawa. Pag wala kayo niyan, inaso pa kayo ng demonyo kahit mag-asawa kayo. Hindi naman kami nag-adultery yan. Oo, pero ang enjoyment nyo, worldly. Ha? May mag-asawa, ang enjoyment nila worldly, hindi word of God. May pamilya. Enjoyment nila TV, Jollibee, o mall. Ako nyo? Pero pamilya yan. Kaya dito tayo sa pakol. Wala ko silang anak. Kahit may anak, pumutos mag-asawa. What brings the two of you together? There are marriage inconvenience for convenience, alam niyo ba? Should be Jesus Christ.
I speak concerning Christ and the church. And I'll tell you his history. The reason marriage was given is not for you just to repopulate or procreate or have some companionship. No! The reason marriage was given in the world, may kinalaman niya kay Jesus Christ and the church. So maraming palang hindi Kristiyano, maraming ibang religion, ibang pananampalataya, atista, nag-aasawahan sila, hindi nila alam yung ginagawa nila ay binigay ng Diyos para makita mo si Kristo at ang Iglesia. Kaya niya, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. You cannot see this. You are in marriage, but you cannot see why you're married. Why you give your children to marriage? You don't know marriage is connected to Jesus Christ in the church. At kung hindi lang yun lang siya ang dahilan, your marriage is only for yourself. So ito hindi yung personal na pagtanggap na, ito mag-asawa na ko. So let's say, mag-asawa na kayo, saan kayo na maratang mensahe na ko? Ahab may hahabulin kayo. Verse 9, wala ka pang asawa. At ito sakit ng church, mga young people. Ako, bago lang sa COVID, naku, partner-partner na yan. Wala pa ako lang. Habang mayroon kami yung kursada, or mayroon kami yung gawain, nasa likuran sila na. Nagliligawan. Yung musician na young people, pupunta sa likod. So, mamuntahan ko eh. Nakikita ko, di ko alam naiintindihan, pero kung yun din, nililigawan sa akin. Oh? Habang nagme-message, yung ibang matatanda, revive sa message, yung iba, revive sa ligawan, sa likod. Unti-unti, nilipin sa akin Panginoon. Alam mo, kailangan ituro, hindi lang to sa mag-asawa, kailangan ituro sa mga singles, kailangan malaman na mag-aga, paano ba yung biblical na pagliligaw? Ano ba yung biblical? Kasi maraming nagliligaw at hindi nag-asawa, amen? Nahahawa na sa libutan. Nahahawa na sa libutan yung ano nila. We are Christians, we're believers, pero ugaling sa libutan. Palit-palit ng boyfriend. Boyfriend, dali. Doon sa akin, maraming mga anak ng pastor na kumputis. Nakupo. Maswerte tayo, hindi, pero mayroon tayong dapat habulin eh. Para, ano, of course, yung mga anak ng pastor na kumputis, kumalaban din sa akin. Sabihin, nung may tinuturo ako, hindi nila extreme ako sa tinuturo ko, hindi nila nila-apply. Okay? So, hindi nila nila-apply, ano, wala lang magawa. Helpless ako eh. At tingin sa akin, makulit, masama kung papayo ako, ako lalapit sa kanila. Hindi namin kailan. Pero respectfully naman, kasi may respect naman sa akin. Pero, this should have helped them. This should have helped. May kinalaman sa PTA yan. Kasi, if you are head of the family, the LCM of your children becomes a subject of PTA. But here, dito sa mong class, if it's LCM exclusively, you're not under a parent. You're not the parent. You are the person that is going into love, merchant, and marriage. Then you yourself have to be trained. So, whether lalaki o babae, alam na natin, kailangan sa Panginoon. Pero may detalye pa yan. Kasi kung ganyan lang, pwede matend na lang church, kumanda, ano? Believer na, ayan. May passes na. And ito, ito siguro, it may come as a surprise na sa inyo. Ang teaching namin ito sa buong class, pag may magliligaw, kailangan tumaan sa buong. Di ba yung mga secular na magbilang, gusto mo na makita yung lalaki, ganyan. Gusto mo na makausap para kilatisin. Of course, secular yan. Physical lang. Kapakanan ang anak ng simulan. Dito spiritual. Kasi napakahalaga dito. Kung napakahalaga ngayon, doctrine, Berea, Berea, na, PTA. Mahalaga yung spiritual nung magliligaw. Maniligaw sa'yo, hilaw. Maniligaw siya, unbeliever. Tapos ikaw, helpless ka. Hanggang preaching na lang. Yung ibang end time, may sa churches, hanggang preaching na lang. Huwag kayo, huwag ka naman believer. Hanggang doon lang, hanggang hindi mo. No, hindi kanya kababaw. Meron tayong training. Alam mo nangyari?
makakuha sila sa believer. Kung meron talaga ang masungit na manligigaw ng believer, o meron na ang believer na babae na nangigaw natin yung miyembro, kung sila ay nagpapasakot naman sa buong ministry o class, o training, ibibigay muna nila yung prospect nila sa hukom. Anong gagawin ng hukom? Sa lalaki, lalaki. Alam ko ang biblical yung pagtitilbihan. Siguro, akala niyo pagtitilbihan kung galing Pinoy lang. Alam niyo ba nasa Bible yung pagtitilbihan? Sino ang amen? Sino yun? Sino sa Bible yun? Si Jacob. Ngayon, kailangan makunta natin yung spiritual dyan. Kasi, kung ang unbeliever, tapat sa puso niya, yan ang madalas na wording nila, tapat naman ako ha, sincero naman ako sa iyo, hindi na naman ako buhay na. Kasi tapat ka ha, tapat ka. Kung tapat ka, susunod ka sa papagawa namin. Ibigan ka namin ang mga tracks ng literatures. I-report mo, testimony. Mag-aralan mo, testimony. Hindi lang yan sa gawain, pati sa bahay. Araw-araw. Katulad ni Raquel, hindi muna makuha. Hindi niya makuha. Yung babae, hindi, kung talagang, sige, i-ano ka namin, pero, meron kang pagdadaanan. Kailangan ko pumasa ka rito. Doon ko malaman, kung ikaw, tunoy ang pagmamahal mo doon sa miyembro namin babae. Kasi, titignan, meron kami papagawa sa'yo. At kung sinunod mo, actually, magkakalintere siya sa word. Makakilala siya kay Jesus Christ. Malayin mo kami big patakap ng Jesus Christ. Bigyan mo siya ng gagawin na may kinalaman sa report. Okay? Of course, hindi ko may itali ngayon. No? Sinasabi ko lang, ano bang nandito sa ministry na ito? Vice versa, kung may nililigawan ng ating miyembro na believer, eh, hindi lang ang ating miyembro, hindi siya mature ng hukum. Tumawag siya ng hukum counselor, ipasa niya yung training ng babae. Yung babae, may gusto rin sa lalaki. Pwede nga babae mo pati. Ngayon, kung masama ang intention ng lalaki doon sa babae, hindi siya papasok dito. Kung narin babae mo siya, lumukoy lang na niya yung babae, wala na siya intention magpakasal. Kasi, titiisin niya ilang taon magre-report. Ilang taon manitilbihan na, hindi lang siguro sa report. Siguro, bago siya aprobahan, tatanungin niya ang trabaho niya, putasyon niya, dote niya. Lahat niya, paghihirapan niya para lang makaloko. Eh, hanap na lang siya ng iba. Bibitawan na niya. Kung yung babae sa church ay nakikipag-cooperate sa buong, mahalaga yan. Mahalaga itong cooperation na ito. Pag wala yan, you do your own way. Huwag ka babalik dito, iyak-iyak ka, nabulis ka. Okay? Doon sa aming church, maraming nangyari ganyan. Of course, ang nangyari siya, may patay ka sa buong. Ayaw sumunod. Later on, nung na-realize niya malik siya, tapos na, oh, may bunga na. Saka nagpahubog. Oh, sabi ko, may pagmamahal ng Diyos eh. Pinalo ka lang ng Diyos, may walang bakal kami. Oh, kailalaga ako sa baby. And PDA verified, same, very same. You are the parent. You have a child. He's not interested in the Bible. Ang training dito sa PDA, since baby pa, may training niya. Alam niyo ba, bigyan ka ng halimbawa, dito sa PTA, patriarchal training. Mali ang pagpapalaki natin sa anak kung puro libang laro, aliw ang ginagawa natin sa bata. Yung baby nila laro, nakakasira sa bata. The child will grow up thinking he or she is a princess or a prince. You are just a servant. You're not a parent. He fears and respect, typically. You are a servant. You are there to do his bidding. Simo na pa pagka-baby. So, ito, siguro yung iba dun sa amin, lalo nagalit. Ako, napaka-extreme ni Brother Francis. Pati ba mo baby? Ano? Hindi mo lalaroin. Kasi may negative impact yun. So, men, akyat tayo sa bata hanggang lumaki. Merong, bibigyan ko tayong talata para magka-idea kayo kung ano yung training dito sa Patriarchal Training. Yung bakat na yung oras ng bata. Yung idle time niya. Ay! Tingnan niyo na ito. Malimutan ko na pala time for it. Tingnan niyo na ito.
sila marunong gumamit ng authority nila. Nandiyan yung bungamera, bungamero, nandiyan yung pasigaw. Well, titiisin na lang pasensya. Authority is very important because you as a parent has been given by God the power to enforce rules or training particularly, training to your children whether they like it or not. Sakit yan. Kasi nabubuhay tayo sa mundo ngayon na iba na yung kaisipan eh. Na ang bata kung gusto niya, ano, huwag hindi pwede sikilin ng magulang. Hindi ka pwede paguhin ng bata ngayon eh. Pero, originally, di ba siguro ako sa Pilipinas yung higit ng mga. Pero sa US, enforced na yan. Biblically, meron na din tawag na pamalo. Sino ang aware yung talaga sa Bible po sa pamalo? Say amen. Okay. Ngayon, most of mga sinaunang Kristiyano, marunong din sa pamalo yan. Mga puritans na yan. Pareha-pareha. Pero sa huling araw na ito, nawawala na yan. Nagiging makaluma na ang itsura ng mga Mennonites, mga Amish, yung mga mahigpit pa dyan. Yung mga bago ngayon, ay wala na yan. Okay? Ako tumatanggap ako sa Assemblies of God noong ano yung newsletter nila. Paano masunod yun? Anong ganyan-ganyan? May halo na mga psychology ngayon. Pasok tayo, simple instruction from the Bible. Alam mo, sa lumang tipan, ano ang ginagawa sa bata ng swain? Napatay. Ano ginagawa? Napatay. Ginabataw ka ng matay. Okay. Of course, hindi natin pwede gawin sa lumang tipan yan. Pero, may nakatawang clue dyan. Ano dapat ang pananaw natin? Ano dapat ang pananaw natin? Kahit nasa mga pakabago pa lang na tayo, may ipot larawan yung ginagawa sa lumang tipan sa kautipan, at yan yung pamalo. Hindi pa mamatay ang inyong anak ng talata yan. Proverbs 30:10, na yung nakasulat doon, pag hinampas mo ng pamalo ang inyong anak, hindi siya mamatay, pero maliligtas mo kanyang kaluluwa sa impyerno. Talata yan, nagmuntang ko eh. Proverbs 23:10, Proverbs 30. Anyway, tuloy tayo. Dalawang klase ang pamalo. Sa hukong training ng PPA, itetrain ang magulang. Karami ng magulang na wala na yung revelation dito. Hindi na marunong mamalo. Pumamalo, mali ang pamamalo. Mali ang pamara ng pamamalo nila. Hindi na tetrain ng bata. Bagkus, nagtatanim ng buhi at isang araw, re-rebele ang bata. Okay? So, merong isang klaseng pamamalo na makakabuti sa kanya. Sa umpisa pa, sabi sa Google, maring hindi maganda ang pakiramdam ng bata. Pero sa taong huli, magiging mabuti siya. Okay. Letter A, tingnan natin, defensive guard. So, kunan mo yung papel. Letter A. Okay, tumuturo na rin. Letter A, defensive guard. Ang defensive guard, ang ibig sabihin dyan, yung anak natin gumawa ng kabulus ni God, saka natin pinalo. Yan ang alam natin. Yan ang alam na lahat. Letter B. Yung letter B. Ito ang hindi alam na karamihan. Yung pamalo, ay pwede rin at dapat rin gamitin. At ito'y mas emphasis ng Diyos sa training. Ibig sabihin, when you say offensive, walang ginagawang masama ang bata. Pero, we have what we call nurture, Ephesians 6:4, nurture and admonition of the Lord. Yung admonition, kwentuhan tayo dito tayo. Pero yung nurture, hindi ang kaibigan. It is training. It is not according to His will. Sige na, anak, attend ka na. Sige na, anak, basa ka ng Bible. Sige, anak, pray tayo. Ayaw ko, gusto ko maglaro eh. Gusto ko maglaro. Bigyan mo akong pera, maglaro ng computers class. Hindi. Ito. Ang defensive rat, di ba, may ginawa ng campus na gan. At rin, nasunod ng babae na naglaro ng sport. Pero itong letter B, hindi ito, walang ginawa ng campus na gan ang anak niyo. May inuutos kang gagawin ng anak niyo na matututo siya sa Bible's Word of God sa mga pangayat. Siyempre, pag nagsisimula kang late na, hindi ka nagsimula baby, pag nagsimula kang late na, malaki na yung anak mo. Medyo gumapalag yan. Pero under part, under your, under
poder pa sa ano, poder mo eh. Nasa loob pa ng poder mo, hindi pa siya independent eh. You can use offensive attack. Hindi, offensive attack does not necessarily laging pangalo ah. Yung ibang malalaking bata, siguro alawan yung pangpong ano nila para mapasok mo sila. Ang marami iba-ibang pangpong. Diba? Pure respect. If you respect mo na, mahina yung magulang, hindi ka makapalo. If you respect me, sumunod ka sa akin. Dapat natulog ko to sa isang kapatiran. Nag-work. No? Yung anak, sa umpisa, inis na inis. Sa pinapagawa, no? Sa Manchester Church or what. Na-revive. Na, ganun to rin yung gusto ko sabihin. Sa umpisa, maring ayaw ng anak niyo yung papagawa niyo sa things. Gagamit ka talaga ng pamalo, patupad lang. Kasi, itutulong kami 10 taong na pabasa report. Tignan natin number 2. Nakita ito ang book, tracks report. Ito tawag namin pabasa report din. It's like a family devotional time. You teach them how to open scriptures, you teach them how to read and report. Tataas ang grade classes ko, tutors yun dito. Pero balik tayo sa offensive plan. You use the run to implement yung training report is number 2. When you use the offensive arad to implement training report, sa umpisa ayaw ng bata. Pero one day, dahil hindi pa naman siya independent sa mother mo, o paalis na eh. May control ka pa sa kanya, maasa pa siya sa'yo. Alam mo kahit masama loob ng anak, pwede isang araw, kasi may training naman, may session naman dito, ituro pa na yung approach. Makita niya, maganda to. Mawawala yung sama loob niya, magiging makasalayan na lang niya. Parang nakasalayan niya. Ganyan na yung bahay ko. Gabi-gabi, nagpa-pray yung magpamilya. Gabi-gabi, kailangan meron siya ilalabas na pahayag ko. Gabi-gabi, mag-sharing kayo. Gabi-gabi, naging routine na lang. Pagdating sa church, meron siyang aalala yung mga ganyan. Naging routine na lang sa kanya. Parang pagsisipil yung pagdadamit, pag-iilito. Dahil naging routine sa kanya, yung sama loob niya nilipas. And you know what is the best gift you can give your child? Proverbs 22:6. Kaya not a child the way that he should go. When he is old, he will not depart from it. Kasama yung lifestyle ng pagka-Berean. You cannot dictate him to become Berean. Admonition yun. Pero sa nurture, pwede siya masanay. Anong ginagawa ng Berean? And I tell you, 90% nung may training na ganyan kasi biblical yan. They will accept the Lord. Sira ulo nila pag di sila tumakbo sa Panginoon. Kasi kitang-kita nila yung kitang-kita nila yung pagmamahal ng Diyos. At naiparamdam